Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan mahigit na 4 na buwan na ang nakakalipas. Sa unang pagkakataon, sa wakas, nagpakita at humarap na ang dating police major Alan De Castro sa Senate hearing, ang itinuturing na pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen contestant at guro na si Catherine Camilon. Isinagawa ngayong araw ang pangalawang pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pangunguna ni na Chairman Senator Bato de la Rosa at Senator Idol Rafi Tulfo para talakayin ang resolusyon kaugnay ng mga di umano'y pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao ng ilang miyembro ng kapulisan at ang kaso ng pagkawala ng beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Pinasite in contempt ng Senado si Alan De Castro matapos nitong itanggi na kasintahan niya ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Nagsasabi po ako ng totoo. Wala kaming relasyon. Wala po. I am telling the truth. We are not in a relationship. Ani Alan De Castro. Girlfriend mo yung missing na beauty queen? No, Your Honor. No? No, sir. Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Underoat ka ba? Ayaw ko mag-contempt ng tao dito. Tapos baka mamaya i-contempt kita. Underoat, sir. Under. Ha? Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. You show cause why I don't cite you in contempt before this hearing, before this committee. De Castro. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Totoo lang sinasabi mo? Yes, Your Honor. Ha? Wala kang ebidensya na hindi kayo boyfriend? Hindi mo siya girlfriend? Wala kaming relasyon, sir. Wala. Wala kayong relasyon? Wala po. At ito ay taliwas sa naunang pahayag ni Police Major General Romeo Caramat Jr. na umamin daw si Alan De Castro sa kanya na may relasyon silang dalawa ni Catherine Camilon. This morning, itong si Major Alan De Castro at hinarap natin kay Chief PNP for the Chief PNP to be updated regarding this Camilon case. At yung pag-uusap namin, Major Alan De Castro admitted that he knows the victim. According to him, he had relationship, shall we say, illicit relationship dahil nga married man itong si Major Alan De Castro. Sa kabila ng pahayag ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na nasa kanila ang mga affidavit ng mga testigo at mga larawang nagpapakitang may relasyon sina Alan De Castro at Catherine Camilon. Anong basis nyo, NBI, na kapag sabi na girlfriend niya si yung nawala? Mr. Chair, Your Honors, may sworn statement po kami nung close friend ni Catherine Camilon in the person of Vanessa Baracchio. She is an incumbent municipal councilor, Basista, Pangasinan. So you are an investigator? Yes. Criminal investigator ka na NBI? Yes, Your Honor. Yes, Mr. Do you believe na girlfriend niya based on the affidavits na nakuha niyo? Affidavits? Aside from the affidavits, we have photographs of Major De Castro and Camilon displaying affection. Mr. Chair. Jack Malinaw. The same thing, sir. We also have the statements and supplemental statements of Miss Vanessa Baracchio and also the screenshots of the pictures of the two individual displaying affection, Your Honor. Sumabog sa galit si Senator Bato de la Rosa sa pagtanggi ng dating Police Major Alan De Castro. Nagsisinungaling ka sa harapan ko. You are lying. I am not satisfied with your explanation. Ani Bato de la Rosa. NBI, na-establish ba niyo na girlfriend niya yun? Yes, Your Honor. PNP. Jack Malinaw. Yes, sir. Based on the statements given by the witnesses, sir, may relationship si... May relationship? Yes, sir. So, nagsisinungaling ka sa harapan ko? No, Your Honor. Ha? Hindi po, sir. Anak ng tinawag.
I am not satisfied with your explanation. My God! Alam ninyo, I am your number one enemy. Kung masama kayong pulis, hanggat saan tayo aabot? Kahit na matanda na ako, hindi ko kayo aatrasan. Kahit anong gera ang gusto ninyo, anong warfare ang gusto ninyong ilalaban sa akin, hindi ko kayo aatrasan kung sira ulo kayong pulis. Pag kayo'y matinong pulis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganon akong klaseng tao. Dagdag pa ni Senator Bato de la Rosa. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyuyuraka ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi kayo dapat magiging pulis. Pero my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan sa anong gira gusto ninyo. Anong warfare gusto ninyong ilalaban sa akin, hindi ko kayo atrasan kung sira ulo kayong pulis. Pero kayo matinong pulis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao. Pagkatapos ay gumawa ng misyon si Senator Robin Padilla para ipa-cite in contempt si Alan De Castro dahil sa pagsisinungaling sa committee na inaprubahan naman ni Senator Bato de la Rosa. Ginoong tagapangulo, iminumungkahi ko po sa ating komite na ma-cite in contempt si Ginoong De Castro. I so move, Mr. For lying. Chairman. Opo. For lying before this committee. There is a motion to cite in contempt Police Major Alan De Castro for lying before this committee for not telling the truth. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Pagkatapos ay dinala ng Senate Sergeant at Arms si De Castro sa kustudiya. Kumsik, you take physical custody of this Major De Castro. Magbantay! Yes po, Your Honor. Ating panoorin ang buong video na naganap ngayon sa Senate hearing. We proceed to Camilon case. Major De Castro, andito ba? Yung driver mo na si Magbantay. Popuin yan dito. Ikaw, PD, pwede ka na umalis dyan. Colonel De Castro, Major De Castro. Mag-out muna kayo. Kayong dalawa. Please raise your right hand, sirs. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Yes, sir. Thank you very much. Please take your seats. Major De Castro, may kaso ka nang na-file sa'yo? Yes, Your Honor. Anong kaso? Kidnapping and serious illegal detention po, sir. For the record, girlfriend mo yung missing na beauty queen? No, Your Honor. No? No, sir. Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Underoat ka ba? Ayaw ko mag-contempt ng tao dito. Tapos baka mamaya i-contempt kita. Underoat, sir. Under. Ha? Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Saan yung parents? Hindi niya girlfriend si yung anak niyo na missing? Girlfriend po, sir. Girlfriend?
Girlfriend po, na late na lang din po namin na nalaman noong nawawala na po yung kapatid ko. Na girlfriend niya? Opo. Bali, October 12 po nawala yung kapatid ko. October 13 ko po nalaman na magkasintahan po sila. Nang dahil po dun sa kaibigan po ng kapatid ko na nag-open po sa amin po ng lahat. So ano pala ang relasyon ninyo? Again, you're under oath, ha? Yes, sir. Under oath ka, iho? Yes, sir. Wala po, sir. Hindi po kami magka-relasyon, sir. Bakit? Sabi mo hindi mo siya girlfriend? Hindi po talaga, sir. Tapos nawala na lang. Wala po kami relasyon, sir. Makikita naman yun, sir, sa mga affidavit nila, sir, na wala naman sinasabi na kung sino ang karelasyon. Anak ng baka. Wala kaming relasyon, sir. O wala na silang relasyon? Nagsisinungaling siya, sir. Paano ka nakasuhan kung wala kang relasyon? Yun ang allegation nila, sir. Ako daw po yung boyfriend. At ako daw yung nagregalo ng sasakyan, sir. Pero may mga affidavit sila, sir, na hindi nila alam kung sino boyfriend. Ang sabi nila ay yung sasakyan daw ay binili. Yun lang, Your Honor. Huh? NBI, na-establish ba nyo na girlfriend niya yun? Yes, Your Honor. PNP, Jack Malinaw. Yes, sir. Based on the statements given by the witnesses, sir, may relationship si... May relationship? Yes, sir. So, nagsisinungaling ka sa harapan ko. No, Your Honor. Ha? Hindi po, sir. Anak ng tinaw. Anong basis niyo, NBI, na kapag sabi na girlfriend niya si yung nawala? Mr. Chair, Your Honors, may sworn statement po kami nung close friend ni Catherine Camilon in the person of Vanessa Baracchio. She is an incumbent municipal councilor Basista, Pangasinan. So you are an investigator? Yes. Criminal investigator ka na, NBI? Yes, Your Honor. Yes, Mr. Do you believe na girlfriend niya based on the affidavits na nakuha niyo? Affidavits! Aside from the affidavits, we have photographs of Major De Castro and Camilon displaying affection. Mr. Chair. Jack Malinaw. The same thing, sir. We also have the statements and supplemental statements of Miss Vanessa Baracchio and also the screenshots of the pictures of the two individual displaying affection, Your Honor. You show cause why I don't cite you in contempt before this hearing, before this committee. De Castro. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Totoo lang sinasabi mo? Yes, Your Honor. Ha? Wala kang ebidensya? Na hindi kayo boyfriend? Hindi mo siya girlfriend? Wala kaming relasyon, sir. Wala. Wala kayong relasyon? Wala po. I am not satisfied with your explanation. Ginoong Tagapangulo, iminumungkahi ko po sa ating komite na ma-cite in contempt si Ginoong De Castro. I so move, Mr. Or lying. Chairman. Opo. Or lying before this committee. There is a motion to cite in contempt Police Major Alan De Castro for lying before this committee or not telling the truth. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Kumsik, you take USA.
You take physical custody of this Major De Castro. Magbantay! Yes po, Your Honor. Anong papel mo sa kaso na ito? Wala po, Your Honor. Kung bakit nandito ka? Kung wala kang papel? Sinampinahan po ako, Your Honor. Ha? Sinampinahan po ako, Your Honor. Bakit ka sinampinahan? Dahil sinasabi po nila, Your Honor, na driver daw po ni Major De Castro ako. Driver ka ni De Castro? No po, Your Honor. Ano kanya? Ang actually, Your Honor, driver po ako ng pamilya po nila. Driver ng pamilya nila? Yes po, Your Honor. Paano, NBI, paano na-implicate ito si Pagbantay? Sa ngayon, sir, wala pa kaming sufficient evidence against him. So, hindi ito nakasawan? Ang nag-file po ng kaso, Mr. Chair, is the CIDJ and the PNP. Yeah, malinaw. CIDJ. Sir, it was established his participation, sir, when our two independent witnesses saw him supervising the transfer of a unconscious woman, duguan ng ulo, ng isinakay from a red CRV from a Nissan Juke to a red CRV. He was identified vividly by the witnesses because tinutukan nga sila, sir, nung dalawang witnesses namin, tinutukan niya ng barrel. Anong ginagawa nito? Umalis na kayo dito. And based on the recollection, sir, ng mga witnesses, nandun naman sa statement nila, meron siyang tattoo sa dalawang binti niya, sir. Kasi he was wearing shorts during that time. That was the statement given to us. May tattoo ka? Meron po, Your Honor. Meron? Meron pa. Confirm yung sinabi ng witness. Hindi po, Your Honor. Pero, inaamin mo na driver ka ng pamilya ni... Yes po. ...di Castro. Yes po, Your Honor. Ang dinideny mo is hindi ka driver niya. Yes po. So, he is a member of the family. So, pwede ka rin mag-drive sa kanya. Sa father and mother lang po niya ako nagda-drive, Your Honor. Father and mother? Kung mag-drive man ako, Your Honor, sa kanya, sa mga private talakad po, for example, mag-aanak sa kasal, mag-aanak sa binyag, sa ganun lang po, Your Honor. So, nagda-drive ka rin sa kanya? Opo, Your Honor. Yes, good, Senator. Ginoong Jeffrey, magandang hapon po. Kayo po ba ni Mr. De Castro, ano po ang relasyon ninyo? Very close po ba kayo na employee-employer? Ganun po ba ang ano nyo? Close po ba kayo? May mga personal kayong mga sikreto na nalalaman tungkol sa kanya? Wala po, Your Honor. Hindi nyo po nakikita? Wala po kayong nakikita? Wala po. Kasi yung driver ko, maraming alam tungkol sa akin. Kaya lagi kong binabantayan yun, ikaw ah. Kayo, wala pong ganun. Wala po. Sabi niyo po kanina, meron kayong mga private na lakad. Doon lang po, Your Honor, sa... Hindi niyo po nakita kailanman yung pinag-uusapan po natin na dalaga na nawala. Hindi niyo po nakita, hindi niyo po nakilala. Hindi po, Your Honor. Walang pagkakataon. Wala po. Pero alam niyo po yung kasong ito. Opo, Your Honor. Nung nalaman niyo po yung kasong ito, ano pong naramdaman po ninyo? Agad ko pong pinuntahan si Major De Castro po sa bahay nila para po alamin kung bakit po nandun po yung pangalan ko, nakita ko po sa TV. Tinanong din niyo po bang CIDG bakit kayo identified? Hindi po, Your Honor. Wala po kayong abogado na nakipag-usap sa CIDG? Ito na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, nung, ang tanong po kasi ninyo is dati po, nung nalaman ko po ano pong ginawa ko. E nung pahuli po, nung nasabahan na po kami ng kaso, attorney ko na po. Kumuha po ang attorney ng parents ko. Wala po kayong nangyaring pagpapaliwanag sa CIDG? Hindi po kayong nagpaliwanag sa kanila? Kinausap po ako ng lawyer ko about po dyan. Pinili ko pong manahimik po. Pwede naman daw po ako magbigay ng sarisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor. Mas pinili niyong manahimik? Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso? Opo, Your Honor.
alam niyo po ang pwedeng maging sentensya din ninyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen. Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik kaysa ipagtanggol ang sarili po ninyo. Your Honor, kasi po, nasa fiscal na po ang kaso namin at ano na po sa submitted for resolution na po. Kaya, mawalang galing na po. Mataas po ang tingin ko po sa inyo. So, sigado na lang po ako magsasalita. Hindi, okay lang naman po yun. Karapatan niyo po yun. Opo. Nagsasalita ka ngayon dito eh. Yung pinapakinggan ka nga namin eh. Sasalita ka eh. Opo. Ang lahat po dito ay may boses. Wag po kayong mag-alala. At kami po naman ay nagbibigay galang din sa judiciary, siyempre. Pero siyempre po, ito po ay kaso dito sa aming komite. Kaya gusto din po namin, kung ano lang naman po yung gusto ninyong ilahad. At kasi kami din po, gustong-gusto din namin malaman kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis ay involved sa, allegedly involved sa pagkawala ng isang dalaga. At alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon, ano? Kapag kaganyan na ang naiipit sa ganito, kayo. Alam niyo po ba yun? Na maaring kayo ang maipit dito sa dulo? Opo, Your Honor. Okay lang po sa inyo. Pwede po kayong humingi sa amin ng pribadong pag-uusap ni General Bato, ni Senator Bato, kung gusto niyo pong makipag-uusap sa amin. Kasi ang ayaw po namin dito ay kung sino yung taong maliit, yun ang napapahamak. Kasi laging pong ganyan sa atin eh. Laging meron tayong fall guy. Kawawa naman. Kaya kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin ng pribado, handa po kaming makinig sa inyo. At tingnan po namin kung paano kayo matutulungan. Dahil sa amin po, ayaw namin ang laging napapahamak yung maliit na tao. Kasi pagka ganito, huwag naman sanang umabot na kayo ang aming tigapaamin. Yun ang mahirap eh. Kasi ganyan po eh. Kawawa lagi. Sana po, magkaroon po kayo ng lakas na loob na makipag-usap sa amin. Handa po kaming makinig, Senior Jeffrey. Yun lamang po, Chairman. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla. Anyway, yung kaso ninyo, andyan na sa korte. Mayroon kayong gusto sabihin na mga pamilyang Camelon? Mayroon kayong gustong ipaparating sa kanila? Ang lagi lang po namin, sir, na hinihiling ay malaman po namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon, wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Kahit ho lumabas yan, dahil nung una ho nawala yan eh. Nung una hong labas na kasali siya, kasama siya sa kapangyari ho sa pagkawala ng aming anak, nawala ho siya. Parang tumago, tapos nung naglapit nga po kami kay Senator Rafi Tulpo sa kanilang programa, makailang hindi ko alam kung may linggo o inabot ng buwan, bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamando ho doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae ho bang yun eh, talagang ang aming anak. Kailangan ho naming malaman. Kailangan ho naming maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Wala ho ang, hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap po sa amin pero pinaglalabanan ho namin dahil kami ho'y naasa na magkakaroon ho ng linaw ang aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong.
kung paano ho namin malalaman kung nasan ho talaga ang aming anak. Oh, mapatay. Hindi ka ba na konsensya sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala? Ikaw ang tinuturo na nagbitbit nung sugatan na babae. Eh kung nasaan naman yung babae niyo ngayon, kung ikaw yung talaga nagbitbit, tulungan niyo naman. May balik yung katawan na... doon sa pamilya, kawawa naman yung ikaw eh, pamilya ka rin eh. Hanggang kung ikaw ba may mamamatay na tao na membro ng pamilya tapos hindi may balik yung labi, mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? So ikaw tinuturo ngayon, alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung nasaan na ngayon? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam. Hindi po ako yung nakita ng dalawang witness, Your Honor. Hindi ikaw? Yes po. Anyway. Yes, go ahead, Sir. Baka hindi naiintindihan ni Mr. Magpantay na civilian po kayo, no? Opo, Your Honor. Hindi po kayo police, siyempre, maliwanag. Alam niyo po, kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo. At si General Bato ay dating direktor sa Bilibid. Opo. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, yung mga kasong ganito, nakarumal-dumal laban sa babae, at pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito, at kayo po ay walang proteksyon, medyo mahirap po ang magiging sitwasyon niyo sa Bilibid. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Dahil sa Bilibid, may mga kaso po na yung mga kaso na yan ay kahit na bilanggo yan at mga kriminal, pero pag pinag-usapan dyan ang rape, yung ganitong klaseng kaso, eh may paglalagyan po kayo sa loob. Kaya ang akin pong mungkahi sa inyo, Sir Jeffrey, baka wag na po tayong umabot sa contempt din. Baka gusto niyo po kaming makausap. Handa po kaming makinig sa inyo, Sir Jeffrey. Pag-isipan niyo pong mabuti. Kasi baka hindi niyo po nalalaman na kung gaano po kabigat ang maipapatong sa inyong kaso. Wala po kayong proteksyon na mangyayari dito. Hindi po kayo katulad ni Sir De Castro. Na yan, pulis yan. Pag yan, nakulong. Definite yan, meron niyang proteksyon sa loob. Kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan niyo pong mabuti. Pag-isipan niyo pong mabuti ng 10 beses, pag-isipan ninyo, makakatulong kayo ng sa pamilya na kawawa naman ang pamilyang ito. At tayo makakatulong sa kanya. At kami makakatulong sa iyo. So are you willing na mag-executive decision sa aming dalawa ni Senator Rubino Bradley after this? No po, Your Honor. Wala po kasi po ako, Your Honor, ititestigo po. Ha? Wala po akong ititestigo laban kay Major. At po akong alam tukol sa babae. Ibig kong sabihin ba, gusto mo bang makipag-usap sa amin mamaya, afterwards? Pwede po, We're offering you or... Pwede po, Your Honor. Pwede po. Gusto mo makipag-usap sa amin? Pwede po. Mamaya, pag adjourn namin, natin dito, mag-usap tayo. Opo. Ha? Yes po, Your Honor. Eh, makikita mo yung parents, oh. Bawa. Ha? Sus, papalayo lang. Huwag sana mangyari rin sa akin. Nakunod. Hirap yung ganyan na mangyari sa atin. Yung globe. Kaya kayo pinatawag namin dito dahil nga merong kayo ba? Merong as NBI? Merong kwan ng NBI? Merong may warrant kayo to disclose computer disclose data? Computer data? Yes, sir. Meron kayo? Sir. Anong binigay? Nagbigay, nag-comply ng globe? Not complete, sir. Partially, sir. We have the Globe Telecom already submitted as the
call logs and the SMS logs, yung text messages logs, sir. Yung logs. Logs po. Yung mga oras po at saka yung lugar kung saan nagkaroon ng mga text exchange of text messages between Major Alan De Castro and Catherine Camilon on the night she disappeared, Mr. Chair. So meron na silang binigay? Meron na po. Ang wala po, sir, sana na hiningi namin ay yung content ng text messages, yung SMS po. Kasi doon po namin malalaman ano ba yung mga nagiging usapan along the way. Again, we will hear from Globe. What's your position on that? Ang binigay lang doon ninyo, mga call data records. And again, yung content ang kailangan. Kaya yes, kayo binigyan yes. ng warrant to disclose computer data. Yes, magandang hapon po, Mr. Chairman. As disclosed by NBI, we complied with the warrant to disclose computer data. Ang binigay po namin ay mga lahat ng data nasa sa aming posisyon. Lahat na pwedeng ibigay na aming kinokolekta. As far as content of text messages, yes, we sympathize actually with the parents and the victim. Actually, we deeply sympathize with them. But ang katotohanan at gaya ng nasabi ko noong isang hearing, katulad ng isang kasong ganito, ay hindi po kami nag-store ng text messages. Maraming kadahilanan po yan. No? Isa, financial, technical, and legal. Sa financial, napaka mahal po na magkaroon ng storage ng mga text messages na million, actually billion, dahil tayo po ang text capital ng mundo. Napakadaming po yan. Pangalawa, sa technical naman, is it will actually slow down the network. And then, there's even doubt if we can procure equipment that will intercept messages from the sender to the receiver. Kasi po kami, para lang po kaming yung postal agency, we deliver itong mga messages from the sender to the receiver. We do not store, we do not copy those messages in our system. So ganun lang po ang amen. Pero gaya ng sabi ko, actually there's a way of getting the content either from the cellphone of the sender or from the cellphone of the receiver. Meron pong digital forensics na tinatawag na ma-recover yan. Actually, after that hearing po noong nakaraan, nalaman ko po nga actually kahit ma-delete or ma-restart, pwede pa pala po ma-recover yung content po ng cellphone na yon. So, ganun po. And so, andyan bang cellphone ng biktima? Wala, sir. Kasi dala po nung Catherine Camilon the night. Nung namatay. Nawala siya. Nawala na rin po yung signal after that. Yung cellphone ng biktima. Akusado. Nakuha niyo? Number lang, sir. Number? Apo. Yung physical mismo na cellphone? Wala po. Kayo, Jack. Nakuha niyo? Negative, sir. Cellphone unit. Negative, sir. May pag-asa pa bang ma-recover yun? Pati yung minister, sa victim, sir, o yung kay Major De Castro? Yung kay Major De Castro? It was all the time in his possession, sir, yung cellphone number niya. But, yung... Kahit na dinilit na niya yung mga laman noon, marirecover pa rin. Yes, sir. Sabi yes, ng Globe. At saka, yung ating... anti-cybercrime group, may capability niyan na ma-recover yan. Pati NBI, kaya nilang ma-recover yan kung nandyan lang yung cellphone. Wala sa possession namin, sir, yung cellphone ni Alan. So that would be subject of your further undertakings as investigator? Yes, sir. What we have, sir, yung number niya before, yung official number niya being a member of the Batangas PNP. Yun lang, sir, ang ano namin. Na yung ginagamit nila sa correspondence nila between Camilon and De Castro, yun ang nandoon yung susi. Yes, sir. But based on the reply of the Globe, sir, hanggang doon lang sila sa ano, walang content. So this ganun lang, sir. Pangalawang hearing ko na to na ganun ang explanation ng Globe. Kaya,
yung explanation mo na financial, technical, natanggap ko yon. Pero kung you will go further beyond, sabi mo legal, that I cannot accept. Sabi mo may legal impediment para sa inyo, para i-disclose sa amin yung computer data, because the court is not police enough to issue that warrant kung may napapayulit siyang batas. Sabi niyo yung Data Privacy Act, mapapayulit ninyo. Tinanong na namin yung Data Privacy Commission kung nababayulit ba ang Data Privacy Act. No, hindi nababayulit ang Data Privacy Act kung i-provide ninyo yung contents. Kung technically capable kayo, but you are not legally impeded to disclose that computer data, kahit nga, kasi nga, mayroong warrant eh. Issued by the court, competent court. Huwag hindi nyo magamit yung rason na legal. Siguro yung financial, mayaman ang globe, hindi pwede matanggap yan. Yung akin lang tatanggapin dyan na rason is technical. Yung technical capability nyo, technological handicap. I may explain the yes regarding legal considerations, Mr. Chairman. If we are to store text messages, we are in fact intercepting correspondence between private individuals, private correspondence, private, which is under constitution, protected by the constitution. We will violate the Anti-Wiretapping Act because under section ito nga, binigyan kayo ng warrant ng korte na warrant to disclose computer data. May warrant yan, covered by warrant. Ibig mong sabihin, hindi nyo susundin yung court order dahil mabailit yung batas? No, Mr. Chair. If we have that data... If you have that data, yes, are you willing to give that to... Yes, of course, we will. Yes, we cannot. We cannot violate the court order, Mr. Chairman. We cannot. Yes. As long as we have that. Seriously. Yes. Okay. So kung meron man lang, kaya nyo ibigay. Pero ngayon, wala talaga. So wala kayo may ibigay. So simple as that. Director Andres Castilla ng legal ng NTC DICT. Nandito ba? DICT. Department of Information and Attorney Michael Santos, DICT. Yeah, please take your seat. Okay na. Doon muna kayo sa likod. Attorney, as far as you, ilang taon ka na dyan sa DICT? Sir, Your Honor, sa National Privacy Commission po, 7 years sa, po. Saan ka? National Privacy Commission po. National Privacy Commission? Ay, hindi ka pala sa akin. National Privacy Commission? Yes, sir. So, ikaw ang pinadala ng DICT? Ng Privacy Commission po, in behalf of DICT. Hindi mga kasagot ng mga privacy commission. Ay, settled naman yung issue about privacy. Yes, sir. Di ba? Very clear naman yung last hearing, yung previous hearing pa, na wala kayong objection dyan sa data, walang violation ng Data Privacy Act, yung in-issue na warrant ng korte. Yes, Mr. Chair, as long as it's covered under the cyber warrant, they should disclose. Tama. So everybody agrees with that. Ang akin lang sana gusto malaman from DICT, i-confirm ninyo yung statement ng Globe na hindi nila kayang maibigay yung content ng mga messages. Yan ang gusto ko malaman. Kasi kayo man ng DICT, alam ninyo yung capability ng mga service provider. Alam mo ba? Anong masasabi mo dyan? Mr. Chair, we will confer po with our technical colleagues. Yung mga IT po, we will confer with them kung may capability po talaga. Bro, huwag kayong magtampo sa amin, ha. We just want to, alam mo na, we are investigating here.
So we want confirmation from other sources. Ikaw lang naman, isang source ka lang. Yes, Mr. Chairman. I think we should also invite the other telcos, Mr. Chairman. Okay. To confirm if they also have that capability. Yes. To settle the matter once and for all, di ba? Kasi yung palaging issue sa inyo, yung content na hindi nyo kayang ibigay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.